city. Sige, dahil mo sa magandang hapon po and congratulations po sa inyong pelikula. Ito mong tanong ko para po kay Lola. Lola, ilang taon na po kayo? Nasabi niyo po kasi na habang umiedad yung ating mga artista dito sa Pilipinas ay unti-unti nawawala ng oportunidad sa pag-arte. Ngayon, kahit na aga, kagaling pa rin siya, nawawala na ng opportunity. So, meron po ba kayo, ano po yung mensahe niyo sa mga producers para naman po mas mabigyan ng chance yung ating mga artista na lalo-lalo na yung totoo namang magagaling na artista para mabigyan, mas mabigyan ng chance para sa mga pelikula na mas makilala pa po sila. Mahirap ang sabihin ng mga producers. Mabuti siguro yung actor's guild gumawa ng petition. Pumunta sila kay Mayor Duterte, President Duterte. Kasi baka sabihin nila, ba't ka nang bibilit? Tanda ka na, magpahinga ka na. Pero sa tingin ko, actors guild dapat pangalagaan ang mga artista. Hindi pwedeng kaya ka nasa actors guild kasi magsisipsip ka sa mga producer para ang mga talent mo ang kunin. Dapat pagbalasapitan ang kapwa artista, lahat ng magagawa dyan. Pati manululat eh. Hindi na yung mga matinong manululat, wala na sino-sino pa. Mabuti na lang, may luwabas na isang mahusay na manunulat, si Director Edo. O sana mag-umpisa at dumami, di ba? Kasi kailangan natin yung gano'n. So, pinakikiusap ko sa mga kababatang mga kasama ko, magkaisa tayo. Andyan ang Film Development Council of the Philippines. Si, ano ito? Chair Lisa Dino po. Si Chair Lisa Dino. O, sana isa siya sa pwedeng lapitan para pangalagaan ang social economic security ng mga artista. Hindi iyan paghihingi ng limos. Sila ay marunong magtrabaho. Di ba? O, tingnan nyo, matanda na ako. O, nanood kayo. Di ba sayang pag hindi ako ginamit? I mean, ibig sabihin, kunin bilang artista. Ito nga ito, pumili tayo. Dapat huwag natin panuulit pagka puro kalukuhan lang ang ginagawa at hindi naman mga artista talaga. Marami niyan eh. So, pangalagaan, ang mundo ng sining ng pelikula ng mga artista din. Hindi mag-unite ang manunulat, ang direktor, kasi lahat yan eh, bumubuo sila eh. Hindi pwedeng magbuo ang artista, ang pelikula, kung wala lahat na yon, yung direktor mo, yung sumulat, yung sound, lahat yan. Mga artista, yun lang. At sana kayo rin po, tulungan nyo kami, kulitin nyo yung mga producer, makatakot sila sa inyo. Hindi namin kaya yung mga yan eh. Thank you po. Ma, pero pa po, additional na magtatanong. Alright, so I believe we're ready and we're done sa ating Q&A. Invite everybody, Direk Edong, imbitahin na po natin ang lahat para po sa ating Lola Igna. Ngayon po, inaanayahan ko po kayong manood ng Lola Igna. Entry po namin ito sa Pista ng Pelikula Pilipino. Magsisimula na po sa September 13 hanggang 19 sa lahat po ng sinihan sa Pilipinas. Ayun po, maraming po salamat. Maraming salamat. Ives Flores! Ayan po, inipila po namin kayo. Support na niyo yung Lola Igna. Sana po, tulungan niyo rin po kami para mapangalan itong napakagandang pelikula.
Siyempre, bago natin pabatiin at pag-imbitahin si Ma'am Angie Ferro, hindi naman natin makakalimutan na batiin ang kanyang birthday because today, Royce Cabrera is celebrating his birthday. Kaya happy birthday from your Lola Igna family! Yeah.